Limang facts tungkol kay Marcos na iilang Pilipino na lang ang may alam. Tara, alalahanin natin. Kung mahilig kayo sa mga topic gaya nito at sa iba pang history, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Number 1. Dinepensahan ni Ferdinand Marcos ang sarili niyang kaso sa Nalundasan Murder Case noong 1935. Noong 1932, natalo ni Julio Nalundasan ang ama ni Ferdinand Marcos na si Mariano Marcos sa isang eleksyon. Nagpatuloy ang kanilang rivalry hanggang sa eleksyon ng Office of Representatives for the 2nd District of Ilocos Norte noong 1935. At sa pangalawang beses ay natalo ni Julio Nalundasan si Mariano Marcos. Hapon ng 19 ng Setyembre 1935, marami sa mga tagusunod ni Nalundasan ang nagparada upang i-celebrate ang pagkapanalo ng kanilang idolo. Sa parada ay may bitbit na kabaong na may nakasulat na Mariano Marcos, simbolo ng kanyang pagkatalo sa politika. Panandali ang tumigil sa harap ng bahay ng mga Marcos ang mga tagasunod ni Nalundasan. Talaga namang mapanukaw at nakakahiya ito para sa mga Marcos. Dahil sa nangyari, nagsabwatan daw di umano ang mga ito laban kay Nalundasan. Si Ferdinand ang napiling trigger man dahil sa talento nito sa sharpshooting. At kung mahuli man at mahatulan, ay ipapadala lamang si Ferdinand sa Lulomboy Reformatory School dahil sa kanyang edad na 18 taong gulang lamang sa araw ng krimen. Habang si Mariano naman ay nasa Lawag, Ilocos Norte, malayo sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa star witness na si Calixto Aguinaldo na siyang nagsilbing lookout ng gabing iyon, ay alas 9 ng gabi, lumakad daw papunta sa bakuran ni Nalundasan si Ferdinand na armado ng isang automatic pistol at si Quirino na armado naman ng isang revolver. Pumesto sila, sapat upang hindi sila makita, pero makikita nila ng buo si Nalundasan, habang si Calixto ay pumesto bilang lookout. Binaril mula sa bintana si Nalundasan at tinamaan ito sa kanang bahagi kung saan napuruhan ang isang vital organ nito na siyang naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Ikapito ng Disyembre 1938, mahigit 3 taon matapos ang kamatayan ni Nalundasan, ay inusig si Mariano Marcos, ang anak nitong si Ferdinand Marcos, ang kapatid nitong si Pio Marcos, at ang bayaw nitong si Quirino, sa salang pagpatay ng Court of Instance sa Ilocos Norte. Ikalabing isa ng Enero 1940, ipinasa ng Court of First Instance ng Lawag, Ilocos Norte, ang desisyon nito na hatulan sa kasong pagpatay at pagkakabilanggo ng 10-17 taon sina Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo. Ang nagpasya ng hatol ay si Judge Roman Cruz, dating kalaban sa politika ni Mariano Marcos. Pinayagan si Marcos na tapusin ang kanyang pag-aaral at kumuha ng exam habang nasa loob ng piitan. Nang lumabas ang resulta ng 1939 bar examinations, ay naipasa ito ni Marcos nang may pinakamataas na record ng score na 98.01 at lumabas sa headline ng Daily Inquirer. Ngunit maraming apila mula sa iba't ibang sektor na nagtulak sa Korte Suprema na i-recalibrate ang kanyang score sa 92.35%. Kaya naman, ang San Beda graduate at dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Florence Regalado ang siyang may hawak ng record ng pinakamataas na score sa bar exam na 96.7% na kanyang nakamit noong 1954. Dahil sa kanyang bagong degree at estado bilang lawyer, nag-file ng appeal si Ferdinand Marcos sa Korte Suprema.
Sinulat niya mismo ang kanyang 830-page appeal at inilaban ang sarili niyang kaso noong 12 ng Oktubre 1940 sa edad na 23 lamang. Makalipas ang 2 linggo noong 20 ng Oktubre 1940, binawi ni Judge Jose P. Laurel ang hatol. The judgment of the lower court herein appealed from is accordingly reversed and the defendant appellants Ferdinand E. Marcos and Quirino Lizardo acquitted of the charge of murder and forthwith liberated from imprisonment and discharged from the custody of the law. Number 2. Binili niya ang Kalayaan Island sa Spratlys sa halagang piso. Nagsimula ang pag-angkin ng Pilipinas sa Spratlys noong bumaba sa isla noong 1956 ang isang sea adventurer at may-ari ng fishing business na si Tomas Cloma at nagproklama sa buong mundo ng isang bagong bansa na tatawaging The Free Territory of Freedom Land. Si Cloma ay ang founder ng Philippine Maritime Institute. Nakulong siya noong panahon ng martial law dahil sa fraud at paggamit ng titulong admiral na tawag sa kanya ng kanyang mga kainuman at ng National Press Club. Pinakawalan siya matapos niyang isuko at ibenta kay Marcos ang isla sa halagang piso lamang. Pagkatapos nito, ay opisyal na binago ni Marcos ang pinakamalaking isla na tinawag na Pag-asa Island at ginawa itong kuta. Ang una at marahil ang huling pagkakataon na ang ating bansa ay nakapagdagdag ng isang bagong teritoryo. Number 3. Inilunsad niya ang kauna-unahang rocket na gawa sa Pilipinas. Siya ang kaisa-isang pangulo na naglunsad ng project upang makagawa ng rocket na naglalayong maprotektahan ang Pilipinas laban sa mga magbabanta sa seguridad ng ating bansa. Plano ay ang mag-mass produce at maibenta din at may export sa ibang bansa. Ang proyektong ito ay tinawag na Project Santa Barbara. Ang rocket na ito ay gawa ng iba't ibang team ng scientist at mga engineer, kasama din ang German engineers at scientists. Isang bagong missile ang nabuo at tinawag itong Bongbong 1, nakapangalan sa anak niyang lalaki. Mula Disyembre 1972, 37 tests ang ginawa sa 180mm rocket na ito at noong Setyembre 1975, 4 na mga Bongbong rocket ang matagumpay na nailunsad. Nang tanungin kung bakit siya nag-e-experiment gumawa ng missile, paliwanag ng Presidente Marcos, "The defense of the Philippines cannot be left to alliance with other countries. We must assume that there will be contingencies where even the United States may not be ready to come to our assistance." Matapos ang termino ni Marcos, ay ipinatigil ito ng dating Presidente Cory Aquino dahil sa mga kritiko na nagsasabing ikansela daw ang proyekto dahil naglalayon itong gumawa ng sandatang nuklear. Number 4. Binago ni Ferdinand Marcos ang kanyang relihiyon upang mapakasalan si Imelda sa simbahang Katoliko. Una pa lamang makita ni Marcos si Imelda Romualdez noong 1954 ay na-love at first sight na siya dito. Sabi ni Marcos, "I don't believe in courtships. It's a waste of time. If you love the person, I'll tell her right away. But for you, I'll make an exception. Just love me now and I will court you forever." 11 araw niyang niligawan si Imelda. Isang whirlwind romance, ika nga. Matapos ang halos 2 linggong pagliligawan, ay nagpakasal ang dalawa sa isang civil ceremony sa Baguio City at sinundan naman ng church wedding sa Pro-Cathedral of San Miguel sa Manila, kung saan ang principal sponsor nila
ay si Presidente Ramon Magsaysay. Si Marcos, ang pangulong pinakamaraming naipatayong paaralan, ospital at kalsada na hanggang ngayon ay napapakinabangan at nagagamit pa. LRT1, first sa Southeast Asia. Heart Center of the Philippines. Kidney Center. Nayong Filipino. Bataan Nuclear Power Plant. Completed 1983. Coconut Palace. PICC of Philippine International Convention Center. Philippine Lung Center. Film Center. Golden Mosque for Muslims. Folk Arts Theater. SLEX and NLEX. First again sa Southeast Asia. San Juanico Bridge. Longest bridge sa Philippines. Patupad ng 13th month pay. Ang pinaka-inaabangan nating lahat. Leyte Geothermal Power Plant. Completed 1977. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant. Completed noong 1979. Tiwi Geothermal Power Plant. Completed 1980. Angat Hydro Electric Power Plant. Completed 1967. Kalayaan Hydroelectric Power Plant. Completed 1982. Mangat A Hydroelectric Power Plant. Completed 1984. At ang panghuli, ang slogan ni Ferdinand Marcos taong 1970s. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!